Napilitan ang nagpa-prank contest na tindahan ng takoyaki na tutuhanin ang 100,000 pesos niyang papremyo sa magpapatato sa noo noong April 1. Yan ay nang malaman niya ang kondisyon ng netizen na sineryoso yung kanyang pa-contest. Yan ang pampagising na balita ni Brian Basa. Nakatato sa noo ni Mang Ramil Albano ang logo ng isang takoyaki store. Ito ang kanyang entry sa challenge ng tindahan na may premyong 100,000 pesos. Pero prank lang pala ang pa-contest. Pinost ng takoyaki store ang kunwaring tattoo challenge noong April 1 o April Fool's Day. Kaya nakalagay rin ang hirit na April Fools sa baba ng poster. Ang April Fool's Day ay taunang Western custom, tampok ang mga biruan at lokohan. Pero ang tinuturing ng takoyaki store na joke at pampang good time, sineryoso ni Mang Ramil. Kahit na ang nanay niyang si Florinda, hindi makapaniwalang gagawin yan ng kanyang anak. Hindi naman siya bubong tao eh. Marine engineer, ganun ang gagawin mo. Ha? Pinaghirapan mo siya. Ilang taon siyang nag-aral ng marine. Oh, tapos ganun ang gagawin. Anak, hindi tama. Ina. Mamamatay ako sa kahiyan ng ginawa niya. Sana wag naman. Maraming netizen naman ang naawa kay Mang Ramil dahil sa tindi raw ng kanyang pangangailangan. Sabi pa ng ilan, dapat maging responsable rin sa pagpa-prank dahil hindi naman lahat ay alam ang April Fool's Day. What's up, mga chong? Papunta tayo ngayon sa... Kasunod ng mga batikos, personal na pinuntahan ng may-ari ng Taragis Takoyaki ang bahay ni Ramil. Dito, nalaman niya kung bakit kumasa si Ramil sa kanyang April Fool's Contest. Ba't mo naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan eh, para sa bunso kong anak at saka sa ano, pang-tuition ng anak ko. Ah, pang-tuition? Service ni ano, service ng anak kong bunso. Down syndrome. May Down syndrome. Nang malaman ang sitwasyon ni Ramil, tinutuan na rin ang premyong 100,000 piso. Sige, bigyan na natin si Kuya, tol. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Sabihin mo na lang ako pagka... Nag-alok din ang takoyaki owner sakaling gustong ipabura ni Ramil ang pinatato sa kanya. Pero tumanggi na ang padre de pamilya. Sa dulo ng video, nag-sorry rin ang may-ari ng tindahan. Hindi raw niya intensyon na makaperwisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.